ito, simulan na natin yung konting interview. Pero bago yan, syempre, wag muna nating kakalimutan ng interview muna natin kay Senator Bongo. Bakit to? Kung hindi ko kay Senator Bongo, hindi ko kami makakapunta doon. Ha? Alam naman natin, kasi si Mr. President, lagi yun na yung tatandaan. Ito lang yan eh. Kung gusto mo makilala si Pangulong Duterte, ang tanungin mo ng pagdating sa details, si Senator Bongo. Si Pangulong Duterte kasi, ano siya, siyempre, yung kanya medyo generic. Okay, ito gusto kong gawin. Pero pagdating sa details, si Senator Bongo makaka-explain doon. Ha? Dahil siyempre siya yung alam niyo naman, wala na kahit senador yan, alam naman natin yan talagang laging kasama ni Pangulong Duterte. So ito muna interview natin kay Senator Bongo bago tayo pumunta kay President Duterte, ha. Ayan, so ngayong araw to makakausap natin Senator Bongo. Ano ba? Senator Bongo. Ganun 'yon. Senator, kayo po ay inuudyok ng mga kababayan natin tumakbo bilang presidente o di kaya vice president. Ano po masasabi niyo dito? Maraming salamat po sa inyong tiwala sa mga kababayan kong Pilipino. Maraming salamat po. Hindi po ako interesadong tumakbo sa mas mataas na posisyon dahil pagod na rin po ako. Maraming trabaho. Nakita ko po yung trabaho ng isang pangulo kay Pangulong Duterte. Halos araw-araw po kami magkasama. Hirap na po siya. Hirap na po kami. Subalit, yung mga Pilipino nagbibigay lakas sa amin para malampasan natin itong pandemyang ito. Unahin muna natin malampasan itong pandemyang ito. Darating rin po ang panahon na pag-uusapan natin ang politika. Ako naman po, I am not interested. I leave my faith to God, to the Dutertes, and to the Philippines. Yan ang gusto ko kay Senator Bongo, di ba? Marami kasi nagsasabi na, ito sinabi niya, I leave my faith to God. Yung iba ganun na lang, di ba? I mean, oo, tama naman din yun. Kaya lang, dapat din, katulad yan, sabi niya, leave my faith to God at the same time sa Dutertes. Ibig sabihin nun, pag tumakbo si Mayor Sara, hindi siya tatakbo. At the same time, sabi niya, sa mga tao. Kasi sila ang boboto, di ba? Ay, salamat po, MCL. Thank you very much. People, kung sila po yung nagbigay ng pagkakataon sa akin na makapagservisyo po sa kanila, unahin ko muna ang pagsiservisyo sa aking kapwa Pilipino. Yun po, importante ngayon, maramdaman nila yung serbisyo ng gobyerno, lalong-lalo na po sa mga mahirap nating mga kababayan. Pero sir, kung sakasakali lang po, masensya na kung kukulitin ko kayo kasi talagang gusto ng mga kababayan natin, kung sakasakali lang na kayo'y mahalal, either vice president or president, ano po yung gusto nyong mangyari at anong gagawin nyo po? Hindi naman po ako interesadong tumakbo. Kung sakasakali naman po, pagdating ng panahon, not necessarily ngayong 2022, kung sakasakali man po. Ang gusto ko pong gawin sa ating bansa, ipagpatuloy po yung pagbabagong inumpisahan ng ating mahal na Pangulo. Yun! Yung pagbabago po, yung kampanya laban sa korupsyon sa gobyerno, tuloy-tuloy po yan. Yan lang ako. Dun, solve na ako kay Senator Bongo eh. Yung sinabi lang niyan, gusto lang niyan ituloy-tuloy ang pagbabago na sinimula ni Pangulong Duterte. Dun pa lang, solve na ako. Okay na ako dun. Diba? Bakit? Eh kasi yun naman ang kailangan natin eh. Diba? Yun eh. Yung kampanya laban sa illegal na droga, tuloy-tuloy po yan. Kahit saan tayo aabot, it will be relentless. Walang tigil po. Lalabanan natin. Gaya sinabi ni Pangulo, di pa natatapos yung laban kontra droga. Yun. So, dapat sugpuin po yan. Yun po ang sumisira sa ating bayan. Pangatlo, yung kampanya laban sa kriminalidad. Galit si Pangulong Duterte sa mga drogista, sa mga kriminal. Ako po, galit rin po ako. Yun po ang gusto kong ipagpatuloy. And of course, dagdagan natin ang gobyernong nagmamalasakit tulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Dagdagan natin yung mga infrastructure. And of course, yun. Itong... Ano yun? Umihirit pa si Banat Bay! Yun, gumagaling! Di ka marunong mag-interview ko. Tanga-tanga tong Banat Bay na to. Ang bobong tong Banat Bay. Pagka nag-i-interview ka, makinig ka lang. Huwag kang mag-side comment. Ano yan, Banat Bay live? Huwag ganun! Yun! Amuyong ka rin eh! O, diba, kasi natuwa ako eh. Sabi niya, yung build daw itutuloy. Hindi kasi alam nyo, nakakatuwa naman talaga yung build eh, diba? Isipin mo, yung build. Yung iba nga eh. Kayo mga matagal nang hindi nakauwi dito sa Pilipinas. Ibang itsura na ho ng Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Bakit ko nasabi? Kasi first time kong nagpunta,
uli doon sa Malacañang for how many months, years? Hindi na ako nagpupunta doon sa may Quirino, sa may Otis, hindi na ako nagpupunta dyan. Tapos nung nagpunta ako, nung nakita ko yung mga antataas ng mga skyway, sabi ko talaga, ay grabe na, asa, ang ganda sa baba, ang linis. Kaya bumabarurot, gumaganon talaga ako. Walang biro, na-excite ako nung papunta ko. Kasi ang tagal ko nang hindi nakadaan sa ilalim ng Quirino. Alam niyo yung Quirino? Diba? Eh dumaan ako doon, nung nakita ko, ay grabe, ang ganda naman nito, nakakabuisit. Kaya nung binanggit niya yung bill, napatalon ako sa upuan ko, parang, ano, hindi pala ako nakupo. Napaano ko, ay, gusto ko yan! Gagano sana ako, gusto ko yan! Dagdagan natin yung mga infrastructure. And of course, doon. Itong ating recovery po dito sa ating crisis dulot ng COVID-19. Recovery, unti-unti makabalik tayo sa normal nating pamumuhay. At siyempre po, trabaho. Kasi bagsak ang ating ekonomiya, nabigla po tayo. Importante po, bumangon muli ang ating ekonomiya. Yun. Alam mo, tito ha? Ito lang masasabi ko ha? Si Senator Bongo, alam niya. Alam niya yung, di ba, from corruption na ipagpatuloy, kriminalidad na ipaiting pa, tapos ano pa yung sinunod niya, yung mga infrastructure. At alam din niya na problema ngayon, kasi nga, nasa loob na siya. Alam niya na ang problema talaga natin ngayon, ekonomiya. Di ba? Ang problema ko kasi dun sa mga bagong papasok o yung hindi sa parte ni Team Duterte, sabihin si hindi kay Mayor Sara, hindi si Senator Bongo. Mga ngapapa yan pagdating doon. Nagets nyo? Pagdating ng pagiging presidente, mga ngapa yan. Kasi, ano na, paano ka na naman to uumpisan? Eh ngayon, eto mga to, alam na nila yung gagawin nila. Po, ang pinaka-importante sa ngayon, trabaho at wala pong maghirap at wala pong magutom ng mga kababayan natin. Yan lang po, pakiusap ko. Kung sino man yung magiging susunod na administrasyon, sana po ipagpatuloy niyo po yung mga inumpisahan nito. Yun ang maganda doon. Titin mo. Alam mo kung ba't ako natuwa doon? Ang sabi lang naman niya, kung sino man yung susunod, sana ipagpatuloy niyo. Di ba? Hindi, di ba? I mean, wala naman siya sinabing, hindi, ako yan. Ako, bibigyan ko pa kayo ng kondo. Wala na maghihirap. Wala nang squatter pagdating, pag limang taon, tatlong taon, limang, wala nang squatter. Nag-gets yung ibig ko sabihin, at least, hindi yung style na gano'n na ako, magaling ako. Hindi, ang sinabi niya, sana kung sino man yung papalit, ipagpatuloy nyo, di ba? Ganun lang yung kasimple yun eh. Pulong Duterte, yung magagandang programa po, oh, pagpatuloy nyo lang po, yun lang po ang aming pakiusap ni Pangulong Duterte. Kung nakakatulong sa mga mahirap, ipagpatuloy nyo po. Senator, naiiyak na po yung mga OFWs natin sa ibang bansa, lalo na po yung affected ng travel ban, katulad ng UAE, Oman, at iba pa. Mayroon naman po mga repatriation flights, nakaka-uwi naman po. Simuha ka naman, nakikisali pa eh. Do not talk when you're eating. Pagpresensya nyo na ako, kasi kauuwi ko lang. Hindi pa ako kumakain buong araw. Huwag naman kayo masyadong hard sa akin. Ganun talaga dito eh. Simuha kasi nakikisali pa eh. Mox, ano kaya? Joke lang. Biro lang, binibiro ko lang ha. Oh, pero libo-libo po silang stranded dahil nga po sa limited capacity ng ating inbound, yung arrival po sa ating mga paliparan. Ay. Ano po ang inyong mensahe po sa kanila? Kala ko wala na ako sa video. Akala ko napindot ko. O sige na ako, kain muna ako sandali habang nga pinanonood dyan. Mga kababayan ko, sa mga kababayan kong stranded dyan, alam po ni Mocha yung hirap na inyong dinaranas sa ngayon na napapalayo sa inyong pamilya. So ako po ay nakikiusap sa DOLE, sa OWA, sa lahat po ng ahensya ng gobyerno, sa DFA, sa ating POEA, kung sino man po yung in charge ngayon, yung IATF po. Andiyan naman po yung pondo, inilaan natin sa Kongreso para po tugunan ang kanilang mga quarantine hotels, no? Yung pagkain nila, pagpapauwi. Naglaan ho tayo ng pondo. Nakikiusap po ako, magtulungan ho tayo
wag ho nating pabayaan ang ating mga kababayang OFW. Adali, may kikwento lang ako ha. Para lang sa kalaman ninyo, habang ito, hindi niyo napapansin gumagalaw-galaw ako. Ito. Behind the scene na kwento. Alam mo kung bakit ako gumagalaw-galaw diyan? Kasi yung ano eh, yung kapit, di ba, camera hawak ko. Pambirang buhay, basta may isa pa akong hawak na basta may isa pa akong hawak dito sa kabila. So ganyan ang hinahawakan ko, di ba? Tapos may lamok dito, walang biro. Gumagana-ganon siya, talaga nag-i-enjoy siya. Nararamdaman ko na nag-i-enjoy siya, kinakagat-kagat niya ako. So habang nga ganyan ko, umiihip-ihip ako. Tapos naalala ko, naka-face shield pala ako, tsaka naka-mask. Kaya ang ginagawa ko, inuuga-uga ako. Inuuga-uga ako siya. Biglang napansin ko, ay, pati yung camera nauuga. Ano ba yan? Ewan ko ako, napansin ni Senator Bongo eh. Tingnan nyo, pansinin nyo yung part na to. Gumaganon-ganon ako eh. Umalis ka dyan. Yung IATF po, andyan dyan naman po yung pondo, inilaan natin sa Kongreso sa para po tugunan ang kanilang mga quarantine hotels, no? Yung pagkain nila, pagpapauwi, naglaan ho tayo ng pondo. Nakikiusap po ako, magtulungan ho tayo, wag ho nating pabayaan ang ating mga kababayang OFWs. Mahirap po mapalayo sa pamilya. Ngunit binabalansin naman po ng gobyerno ang lahat, yung pagbubukas po ng pagbabawas po ng quarantine na wasting mask to. Hindi ko gumagano. Camera, isa pala, dalawang camera ang hawak ko para sure. Protocols ng mga ilang araw po sila bago makauwi sa bahay at iniiwasan po natin yung pagkalat nitong Delta variant that is 4 times more contagious than yung ibang mga variant. So yun po ang iniiwasan natin na hindi kumalat. Kaya po nakikiusap po ako, kooperasyon lang po ng bawat Pilipino, yung mga pauwi rito. Pero nakikiusap po muli ako sa OWA, sa ating gobyerno, wag niyo pong pabayaan po yung mga stranded. Kumari, as many flights as possible. Ayan, tingnan nyo, na iba'y angle. Kasi namatay na itong isang camera ko, so cellphone ko na yan. Yan yung dalawang hawak ko, nakaganyan ako, di ba? Para lang akong tanga niya. Tapos, itong si Lamok, nag-e-enjoy. Parang, kakainin kita. Gago rin yung Lamok, eh, no? Kakainin kita, bang alam kong hawak mo yung cellphone. Matalino pala yung Lamok. Pag dumating dito, yung hotel naman natin, may pambayad naman po. Sana po, i-balansehin niyo po ang lahat. Napakahirap po yung, apektado po yung, yung mental ng tao dito dahil mahirap mapalayo pag nakulong pa rito sa mga quarantine facilities, talagang nalulungkot sila. So pakiusap ko lang po sa inyo, talagang naghihirap po ang ating mga kababayan. Ako po bilang senador, kami po ni Pangulong Duterte, gagawin po namin ang lahat, idulog nyo po sa amin, makikinig po kami sa inyo. At yan po isa sa dahilan kaya rin po akong sinusulong ko at hindi ako tumitigil na isulong po itong Department of OFWs, naging Department of Overseas Filipinos, ngayon po naging Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos. Para po may... Ito dito naman yung bagay na sure ako. Ito matagal nang itinutulak to ni Senator Bongo yung Department of OFW na yun. Hindi ko nga maintindihan, ang daming pumipigil. Lagi nilang ang dami nilang dahilan tungkol dyan sa Department of OFW. Eh, ang linaw na sinasabi ni Senator Bongo dito, kailangan may nakatokang secretary. Ang nangyayari kasi, kung kayo hindi nyo alam, ako alam ko ho, dahil siyempre si personal, Game Mocha. Ang nangyayari, pasahan ng pasahan. O hindi namin yan, di jurisdiction namin yan, sa kanila yan. Hindi namin yan, sa kanila to. Alam nyo ba na ang daming agency na maliliit na nasa iba't ibang departamento ng gobyerno na nangangalaga sa OFW. Alam niyo ba 'yon? Meron sa part sa DSWD, meron sa DILG. Ang purpose nung Department of OFW, lahat 'yung mga naandun na departamento ilipat sa iisa. Para hindi na 'yung nagpapasa na hindi sa amin 'yan. Ano 'yan? Doon 'yan sa DOLE 'yan. Hindi sa amin 'yan, doon 'yan sa DFA. Wala nang ganoon, 'di ba? Nang cabinet secretary level na nakatutok sa kanila, hindi na po. Kuya Randy TV, salamat po ha. Nila kailangan manawagan sa radyo, sa telebisyon, sa Facebook, nagmamakaawa. Isipin nyo po, tinatawag natin silang modern day heroes. So more than 10 million Filipinos po yan.
marami pong nawala ng trabaho. Bigyan po natin sila ng importansya, isang departamentong nakatutok po sa kanila. Mahal natin ang ating OFWs, alam niyo po yon noon pa. Umpisa pa lang ng termino ni Pangulong Duterte, dama niyo po ang pagmamahal namin sa inyo. Kaya paglalaban po namin kayo. Ako po, kung kailangan niyo pong gisingin itong gobyerno, ako po mismo ang gigising yun para bilisan po ang kanilang trabaho. Palakpakan, palakpakan! At saka alam niyo ba, ito walang biro ito ha. Alam niyo habang ito kwento na natin to sa atin na ha. Wait lang, sandali ha. Papakita ko lang. Habang nag-uusap kami, di si Mocha, hindi Makati is. Alam mo naman to si Mocha, paano din, galing-galingan din, nakakainis. Itong si Mocha, hindi Makati is. Talagang meron siya mga nilapit na problema kay Senator Bonggo ng mga OFW. Talagang pasensya na, Senator, ha. Kailangan ko talagang sabihin ito. As in, alam mo yun, kasi siyempre may meeting din si Senator Bonggo eh. So sinasabi niya may mga kailangan siyang Tapos agad-agad, ito ha, walang biro to, agad-agad, tinawag ni Senator Bonggo yung assistant niya, kinuha yung cellphone, okay? Pagkuha nung cellphone, aba, tinawagan ka agad. As in, hindi ko nalang kikwento kung sino yung medyo sinabihan niya. Oh, walang biro, hindi ko nalang kikwento, kasi siyempre, ano na yun, sabi niya. Meron sinasabi tong si Mocha na ganito, pwede bang pakibilisan ng konti ito, ganun-ganun? Gusto kong oops. Kasi siyempre, naku, patay ka mo. Nagsumbong ka na naman. Totoo, kasi siyempre, diba, baka mamaya, minsan kasi may mga umaaway din. Kaya maraming may galit din kay Mocha eh. Sa loob ng administrasyon. Kasi niya, kikwento niya eh. Pag may problema, sa kanya, dilagay niyo ako dito eh. Di susumbong ko sa inyo. Ganon din yan. Si Mocha, parang parang, di bahala kayo, basta ito yung sabi ng mga OFW. So sinabi niya, yun, tawag kagad si Senator Bonggo, may tinawagan siyang tao. Sinasabi niya, meron sinasabi si Mocha dito na tungkol dito, pwede bang pakibilisan ito, ayusin na kaagad ito. So ayun, thank you very much din. Pero maraming salamat talaga kay Senator Bonggo, palakpakan. Ang lagi ko naman sinasabi sa kanya, alam mo Mox, maraming gagawa ng istorya sa iyo, maraming gagawa babanat sa iyo, mapapa-administrasyon o mapakalaban. Ito lang ang lagi mong tatandaan. Dalawa lang naman ang boss mo eh. Ang Panginoon, alam niya dapat ang ginagawa mo. Pangalawa, ang nag-appoint sa iyo, 'di ba, si Pangulong Duterte at siyempre True Senator Bonggo. So, kung magalit sila sa iyo, problema na nila 'yon, 'di ba? Basta ikaw sinabi mo doon sa nag-appoint sa iyo, yung naglagay sa'yo dyan at tinatawagan ka pagka may problema, di ba? Problema nila yon kung magalit sila, sasabihin nila, bakit di ka dumaan sa amin? Kasi may mga ganyan eh, yung sasabihin nila, ba't kailangan mong paratingin kay SBG? Meron akong... Di ko nalang babanggitin kung sino. Pero may isang ganyang official, inainis ako eh. Gusto kong murahin at sampalin eh. Sabi ko nga, wag mo lang pakausap sa akin yung indot na animal na yan. Sabi ba naman sa kay Mocha, bakit kailangan mo pang magsabi kay si ASBG? Pwede naman idaan dito. Anong gagawin natin kung ang bagal nyo? Pwede bang kasi problema doon sa mga kinakausap niya? Sasabihan niya na ganito, ang daming dahilan. Sasabihin, kasi ganito yan. Sa tingin mo mapapaliwanag ni Mocha yan sa mga OFW na ganito yan. Diba? Kung kaya naman pabilisin, ba't di pabilisin? Lagi nating lagi tayong dumadaan dun sa napaka burokasya. Nainis ako dyan sa mga burokasya na yun eh. Sabi ni Darwin ni Ronnie mo, ako na lang mumura. Unyang ina niya. Pero, ayun lang. No comment, hanggang dun lang muna ako. Huwag na akong tanong ko sino, baka mapapahamak nyo na naman ako. O, ito na, yung interview natin kay kay Presidente. Manood kayo ha. Ito na naman si Banat Bay, galing-galingan. Paro na to, tatanong lang natin yung malapit na pong matapos ang... Ay, bakit nakikinig yung boses mo? Kabado ka! Wala ka pala, Banat Bay! Lakas-lakas ng loob mo, pero pag nung karap mo na, nanginginig na boses mo! Wala ka pala, Banat Bay! Tuloy natin. Sige. Kasi ito si Banat Bay, nagmamagaling masyado. Natin yung malapit na pong matapos ang inyong term. Ano po ang una niyong gagawin pagtapos ng inyong term?
susubukan ko ulit ikutin ang Davao Luzon, tapos pabalik. Una ginawa ko yung 1999 to 2020. Pagmotor ako, kasi ang tagal ko na hindi nakamotor. Nakakamiss po. Nakikita! Humihirit pa si Bae! Nakapala mukha nito ni Bae. Nakakamiss po, no? Mapang ano, no? Hindi kasi, alam mo ba't ko sinabi yun? Nakakamiss po, no? Sama po ako, ha? Yun ang dahilan ko kung bakit sinabing nakakamiss po. Yung tinutulak mo, magmotor uli kayo. Magmotor uli tayo, sama-sama tayo. Yun lang ang ano, kaligayahan ko, kaligayahan ko, motor. Baka pwede pong sumama. Oo. Oh. Tignan mo ang kapal ang mukha nito. Baka pwede daw sumama. Ang kapal ang mukha mo, Barat Bay! Nakuhaan pala sa video yun. Ulitin nga natin, hindi ko alam yun ha. Loko to si... Oo. Oh. Ko kaya yan, that's about 16 days. Alam mo, muntik na po akong ano, nalaglag sa upuan ko. Noong 16 days, hindi po tayo tumitigil noon. Eh, kasi diba, sama po ako. Oh, it's about 16 days. Kihirit sana ako. Pero may pahinga naman po siguro yun, ano? May tulog naman po siguro yun. Hindi naman dire-diretso yun. 16 days? 16 days, yan. Hindi po pala. At hindi po pala. Ang kapal ang mukha mo, Balat Bay! Hirit-hirit ka pa, nasama po ako. Kung sinabi mo 16 days, hindi po pala. Ulitin natin. Nakaka-enjoy eh. Parang akong tanga eh. Kung kaya yan, that's about 16 days. 16 days, yan. Hindi po pala. Tatay, ang hindi naman... Yung pinasa yung mikropono eh. Hindi na alam yung sasabihin eh. 16 days? Ay, di na po pala. Ito na mo, kak. Ikaw na magtanong. Ang gago rin, ano? Number me. Yes. Favorite nyo, Mocha Uson. Sir, una-una, gusto pong iparating sa inyo ng ating mga OFWs ang kanilang pagmamahal. Ito na naman, Mocha. OFW na naman eh. Ang usapan, bisik bike. Tapos bigla mong ihirit yung OFW. Ang sarap na ng kwentuhan namin ni Presidente. Ah, biyahe kayo, sir. Tama naman ako. Sige, 16 days tayo. Ilang irit si Mocha. Ay, itong mga OFWs, problema na naman eh. Yan ang hirap sa'yo. Lagi na lang, ita mong kwentuhan, ano lang ito eh. Kwentuhan ba, Anat Bay? Bigla mong ihirit yung OFWs. Sige na nga. Pasok mo na nga yung OFWs mo. Sa inyo, ang laki na po ng ginagastos ng government. Libreng swab test, quarantine hotel, libreng aeroplano, pauwi ng probinsya at saka mga buses. May mensahe po ba kayo sa ating mga OFWs ko? May mensahe. At sabi ko, pag umuwi kayo, we will take care of you. Yung pangako ko yun noon, baski nung pumunta, bumibisita ako sa kanila, na kung magkakaroon sila ng pangailangan sa tulong namin, nandiyan kami. Ever ready, parang baterya. So, hindi sila mag-alala, mag-uwi. Ngayon yung makauwi kasi na-standard because of vaccination requirement. Mag-test lang yung konti, but once you reach the Philippines, wala na kayong problema. Gastos na lahat ng gobyerno hanggang pag-uwi ninyo. Sir, huli na lang po. Meron pa po kayong higit kumulang mga isang taon. Ano pa po yung gusto ninyong gawin itong mula ngayon hanggang sa next year po? Ganon, tatapusin ko, tubuhin ko yung laban ko sa korupsyon, druga, pati yung kriminalidad. Yan ang, dyan ang ano ko eh, ang expertise ko, bagay na. So, kailangan mapatuloy ko ng konti, may panahon pa. Yung corruption, marami. Wala ka ng problema corruption. Araw-araw ako nagdi-dismiss ng tao. Sige po, sir. Alam niyo po, sir, yung gusto lang pahatid sa inyo ng mga banateros, mga DDS. Ano? Salamat po sa lahat dahil talagang na-appreciate ng buong Pilipino yung inyong ginawa sa bayan. Palakpak ka naman! Ang ganda ng script ko doon, ha? Minemorize ko yun! Hoy, congratulate niyo naman ako. Nahirapan ako i-memorize yun. Sinama ko pa kayo, ha?
Sabi ko, mga banateros. O, di ba? Kasama kayo doon. Grabe yun, ha? Alam mo, walang biro. Sinulat ko yun. Ah, gusto sabihin sa'yo ng mga banateros at mga ano. O, ulitin natin. Wait lang. Ah, pasok. Sige po, sir. Alam niyo po, sir, gusto lang pakitin sa inyo ng mga banateros, mga DDS na salamat po sa lahat dahil talagang na-appreciate ng buong Pilipino yung inyong ginawa sa bayan natin. Ah, salamat po, sir. Tara! At, yun naman ang pangako ko. Kriminalidad, droga, itong mga NPA. Ang NPA medyo mahina na ngayon. Pati yung droga, ayan. Nangako ako ng tapos na yun. Nangako ako ng libreng eskwela. Nandiyan pa. Okay na. Sa ospital, okay na rin. Sabi ko, libreng ano, gamot. Ayan, nandiyan na. So, halos na ang kulang ko na lang at hindi ko matapos-tapos. Sabihin ko sa iyo na, hindi ko talaga matapos itong droga. Kaya bantayan ko talaga ito. Alam mo, muntik ako nang ihirit. Sorry ha, muntik ako nang ihirit. Kaya lang, baka tumingin sa akin si Senator Bongo, magalit sa akin. Muntik ako nang ihirit na hindi nyo pa pala matapos si Sir. Di tapusin nyo muna. Wag muna kayong bumaba. Gaganunin ko sana, Sir. Di pa pala tapos eh. Kasi sabi niya, alam mo ito, maganda kay Pangulong Duterte. At least humble siya na aminin na hindi ko natapos yung pagdating sa droga. Diba? Hindi yung, hindi, I did best, I did good. Walang ganun. Sabi niya, hindi ko pa natapos. Talagang hindi ko matatapos to sa term ko, yung droga. Yun ang maganda kay Pangulong Duterte, di ba? Palakpakan! O, di ba? Isipin nyo. Ay, isipin nyo naman, napakagaling talaga ni Pangulong Duterte. Kaya, Mr. President, ito lang ang sabi ko. Hindi ko lang nahirit kanina, nahihiya ako eh. Alam mo, yung ano ko, nandito na eh. O. Nandito na talaga, sabi ko, gusto kong sabihin sa kanya, Mr. President, hindi nyo pala natapos eh. Bakit kayo bababa? Tapusin na natin to. Kung baka sakali na kukunti na lang sila pag alis ko. Kasi worried ako sa parang anong epekto ng droga sa mga bata. Salamat po, sir. Thank you. Salamat. Banatero. Ay, thank you po. Mr. Banat. Sir, sa sinirang matagawa ngayon. Ay, kayo. Ha? Ayan o, ayan. Ang pabentahe dyan. Oh, action lang! 1.5 million, 1.5 million, 1.5 million. Wala. 2 million, 2 million, 2 million, 2 million. Ah, 2.5 million, 2.5 million, 2.5 million, 2.5 million. In-auction, no? Yan. Sandali, 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 sandali. Lagyan natin ng tugtog yan para maganda naman. Kayo naman, hindi din pwedeng walang tugtog yan. Ah, para, wait lang, wait lang, wait lang. Ah, kailangan. Ah, wait. Sandali lang, ha? Ah. Ay, wala. Sige na nga, wala yan. So, ito na lang ang ano, ang tugtog niyan. Kaming banateros, TDS, di para bay. Yung helmet ni Mocha. Pasensya ka na mo, kakabibili lang niya. Alam niyo magkano yung helmet na yan? 30,000. Kasi sobrang gaan yung helmet na yan, para ka nakasombrero lang. Ah, yan yung magandang helmet eh. Tapos ngayon, hindi niya na magagamit. Eh, kasi, mabubura yan pag ginamit niya. Kaya sabi ko, Mox, pasensya ka na, hindi ka muna pwedeng bumili ng bumili ka na ng bagong helmet. Lagyan mo ng clear coat yan, oo nga eh, para hindi mabura eh. Salamat, MCL, ha? Oops. Andali, bawal na pala yung part na yan.